What's up mga kakayo? Panibagong araw, panibagong week. Papasalamat muna ako sa inyo kasi naging matagumpay yung una nating reaction video, reaction sa mga artworks na mga pinadala niyo sa akin sa aking Facebook. At magpapasalamat uli ako dahil ikaw na nanonood ngayon ay mas piniling panoorin ang video na to. At kung gusto mo pang matuto at maraming malaman ng mga video tungkol sa mga artwork, marami kang pagpipili ang video at hindi ka mag-upload. Oh yeah! At katulad nga ng lagi kong sinasabi, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na to, eh mag-subscribe ka na. At pindutin mo na rin yung notification bell, no? Para lagi kang ma-notify every time na meron akong bagong video at ikaw yung unang-una makakapanood. Okay? Bilang artist, gustong-gusto ko talaga na nag-review ng mga artworks ng mga kasama natin, mga artist, no? Talaga nalilibang ako kasi pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa sa mundo na artist lang, no? Marami palang artist dyan at gumagawa rin ng mga artwork katulad ng mga artworks na nagagawa ko, no? So, napakalaking bagay na ma-review ko yung mga artworks na mga pinadala ninyo. At kung hindi ko ma-review yung mga artworks ninyo, huwag kayo mag-alala. Hindi ito ang huli ng pag-review ko ng mga artworks ninyo. Oh, may mga susunod pa tayong ganitong katulad ng mga video katulad nito. Yahoo! Ay, ikot-ikot lang yun eh. Anyway, pasensya na. Simulan na natin tong video to at mag-review tayo ng mga artworks. So, medyo uulong ako ng konti dito kasi dito lalabas yung mga artworks ninyo. Ang first artwork natin is ay padala ni Jason Dicena. So, kung makikita mo, oil painting yung ginawa niya. Tapos, I think ito is seascape to, no? Dito, importante na pinakita niya talaga kung ano yung malayo o malapit, di ba? So makikita mo na bandang area doon is yung, kung makikita mo yung dagat, darker doon kasi gusto niya sabihin na malayo yun, no? Tapos darker shade yun. So pas yung malapit dito sa foreground is lighter. So ibig niya sabihin na may depth of field na tinatawag, no? Dito sa depth of field niya, execution niya is kakaiba, no? Kalimitan kasi, pag malayo yung depth of field mo, gusto mo sabihin na lighter yung area na yun, no? Yun yung mga area na foggy kasi nga malayo na siya. Pero dito sa artwork na to, ipinakita niya na dark doon, no? Okay din yun, effective naman, no? Napakita mo sa amin, ako sa tumitingin, na kung ano yung gusto mo ipakita na believable, no? Importante yung perspective sa isang artwork para mas believable yun sa mga nanonood. Ayos! Oh my God! Ang sumunod na artwork natin is padala ni So Weird, no? So, makikita mo rito anime ito, no? Ang laki-laki ng espada ng dala ng anime character niya, no? Hindi ako familiar kung anong anime character to. I-comment nyo nga sa baba kung anong anime character to. Bakit ako ganun nagulat na lang? Kasi kung titignan ninyo, kahit isang kulay lang yung ginamit niya, no? Kahit isang tone lang yung ginamit niya, makikita mo na ipinakita niya kung gano'ng kalakas yung espada. Kung gano'ng ka-intense yung eksena, di ba? Ang galing at ibang klase yung detalye na nakikita mo dito eh, no? Para talaga no, nakikita mo yung paggalaw ng bawat eksena sa drawing niya pa lang, no? At ginamit niya yung isang kulay lang, no? Yung kulay itim lang, no? Kaiba. Ang galing, ayos. Ang susunod na artwork natin is si J.R. Wright. Wow, galing. Alam mo, amazed talaga ako sa mga gumagawa ng inverted art, no? Ako kasi para sa akin, ang hirap gawin 'yan eh. Kahit na sabihin mo na meron kang reference, kahit na computerized mo pa 'yan, ang hirap pa din malaman yung kulay, ang hirap pa din gawin mismo sa actual, 'di ba? Sa ako makikita niyo yung inverted na Joker niya. Mas makikita mo parang umiilaw, alam mo, yung parang iba yung nagbigay ng ibang effect dun sa drawing yung pagkakagawa niya ng inverted eh. Nakaiba, no? Talagang, ewan ko, iba yung dating para sa akin eh. Ang ganda. Ayos. Ang galing, galing. Ako, familiar ako sa mga gumagawa ng scribble, no? Ng mga paggawa ng isang linya lang, no? Kapag nag-aaral ka sa art school, meron kayong plate na ganyan, no? It's either pointillism, gagawa ka ng portrait, gawa ng pointillism, line art, or gagawa ka ng crosshatch. At ito, gawa naman siya ng scribble, no? Ang maganda dito sa ginawa niya is hindi siya gumamit ng iisang kulay lang, no? Pinahirapan niya yung sarili niya. Gumamit siya ng, ilan ba to? Apat na kulay yata to, eh, no? Para maipakita pa rin yung portrait, no? Ang hirap nun kasi hindi ka na tumitingin dun kulay. Hindi ka mo na inaasa yung ganda ng drawing mo, ipakita mo yung volume ng muka dun sa, dun sa kulay, no? Pinapakita mo na doon kung gano'ng kakagaling gumawa ng shading, no? Kasi tinanggal mo na yung prinsipyo ng kulay, no? Para madala yung
yung mukha, no? Para maipakita mo yung magandang portrait. Ayos. Galing. Pagaling ng pagaling yung mga kakayo natin. Ewan ko ba? Ito, padala ni Steven Damola, no? So, ang painting niya is Kingfisher's Journey. Gawa siya sa acrylic, di ba? Gawa siya sa acrylic. Ang galing yung eksena, no? Alam ko naman, siguro meron kang reference para dito. Pero na itawid mo pa rin yun, nagawa mo pa rin siya sa isang painting. Tapos yung mga splash ng mga tubig, pwede mo siyang i-drawing ng lapis or any medium you like. Pero may pakita mo yung movement na parehong-pareho, sumasagot yung pakpak, sumasagot din yung background. Para sa akin, tagumpay ito, no? Ang husay. Ang galing. Wolf. Mahilig ka ba sa mga hayop? Ang galing. Ang galing ng pagkakaayos mo rin dito, no? Yung composition mo, balance. Sa doodle kasi, akala nila madali lang yung doodle, no? Ito, mahirap talaga siyang gawin kasi kahit sino pwede mag-doodle, no? Pero yung composition, yung balance, tapos ito, kailangan mo rin mapalabas yung wolf, no? Sa paggawa ng doodle. Galing. Tsaga! Ito yung gawa ni Mikey. Intilisim ang kanyang technique na ginamit dito. Kung makikita niyo sa mga artwork ko, bihira ako gumawa ng point lang tapos makakagawa ng portrait. Bakit? Kasi hindi ako ganun katsaga sa paggawa ng artwork na gamit is pointillism. Kasi napakatagal gawin yan. Hindi siya madaling gawin. At naaubos yung pasensya ko eh. Kasi ang tagal kong gagawin bago ko makita yung resulta. No? Para sa akin, ang tsaga nitong artist na to. At kung makagawa ka pa ng portrait gamit ang pointillism, nakaiba ka. Wala na. Ayawan na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ang susunod na artwork natin is gawa ni Cam Briseño. No? Nakita ko to sa timeline ko dumadaan eh, no? Nung ipinost niya sa isang art group. Ang ganda ng execution, wala na akong masabi. Guys, bibigyan ko kayo ng kaalaman kung paano nyo titignan yung artwork na to at kung paano kayo lalo nga hanga. Tignan nyo yung skin tone. Ang hirap timplahin yan sa color pen. Ang proseso na yan, is hindi yan na minamadali. Kung sino man magpapagawa ng portrait sa kanya, huwag na kayong magreklamo kung medyo mahal kasi mahirap yan. No? Patong-patong yan ng kulay para makapag-produce ng kulay na nandun sa ibabaw. At sobrang dami at hirap na skills para magawa yan kasi hindi yan yung kukuha ka ng place ilalagay mo. Hindi, titimplay mo pa yan gamit ang colored pencil. Hindi yan madali. Ayos. Kahanga-hanga talaga itong mga gawa ni Cam. Galing. Ang isa pang artwork na ating i-react ngayon is gawa ni Harvey. Harvey ba? Ayun. Monochromatic na artwork, no? Portrait, kulay asul, no? Maganda din sa artwork niya, walang highlights, di ba? Siguro style niya yan, pero ano yun, naitawid mo eh. Kasi tuloy mo pa yan, galing. Ang isang artwork pa is galing kay Marcelino. Ang galing nito, no? Yung mga silhouette lang na, ano, na parang scenery, di ba? Okay din to kasi ang focus talaga dito is yung kanyang ulap, di ba? Tapos pinakita niya rito na kung ano yung mga kulay na ginamit niya. Napakatapang ng pagkakagawa ng isang artwork na to, kung tutusin mo lang. Kasi, kung ako yung gagawa nito, abutin ako ng siyam-siyam dun sa, ano, sa sky. Tapos para makapture lang yung scenery na yun. Kung ako yung gagawa ng artwork na to, nahihirapan ako eh kasi magkaiba kasi yung sky. Hindi siya magkaparehong sky ng composition. Although I think meron siyang kopyahan. Pero yung emotion mo, paggawa ng isang artwork at lilipat ka sa panibagong art na magkaiba yung form ng sky, eh parang ang hirap mag-shift para ganun, no? Para gawin nyo. Also, o nga pala, itong si Marcelino meron daw YouTube channel. Ang kanyang YouTube channel is Martisan TV. No? Subscribe na rin kayo sa channel niya. Pagkatapos mo mag-subscribe sa channel ko, please. Salamat! Napakalambot naman ang buhok ng drawing ni Siren. Diba? Ang galing, o, tignan nyo. Parang ano, yun. Kulang na lang huminga. Oh, alam mo, yeah. Ganun yung drawing niya, eh. Ng portrait ng babae. Ang galing, no? Ewan ko, ha? Kahanga-hanga ako sa buhok niya, yun. Napakanipis, pero alam mo, may body, diba? Ang hirap gawin yan. Ang hirap gawin yan na merong ang ganyang klaseng buhok. Mahirap kasi matagal din gawin. No? Alam mo, matyaga itong artist na to. Tuloy mo lang yan. Malayo mararating mo. Itong artwork na to, gawa to ni Erica Joyce. Ang liliit ako. Ang gagaling. Ayan o. Nakita mo ba yung watang yan? Pag yan, kumurap. Hindi na ako magugulat kasi mukha na talaga siyang totoo. Superb yung kakayahan mo. No? Superb yung talent mo. Superb yung workmanship mo. Pagdating sa colored pencil. Ayos yan. Alam mo, may mga artwork na kahit gawa sa lapis, ang galing. Kung titignan mo, ang tindi ng detalye nito. Itong artwork na to is padala ni Cedric Roque. Ang maganda dito sa artwork niya, yung anatomy ng artwork niya.
kumpleto eh, kasi sumasagot yung mga anatomy niya sa isa't isa. No? Sumasagot yung pag turn niya na ganyan, nakikita mo na yung dun sa area banda dito sa dulo is medyo dark, 'di ba? Pag turn niya dito, medyo light. No? Hindi niya ginawa na isang tone lang, no. Isang shading lang. Ang ginawa niya, naglagay pa siya ng volume para magmukhang bilog yung damit niya. Ganun din yung chest ng babae. Pinapakita niya rin na medyo nasa unahan yung ibabaw at nasa ilalim yung darker area. Tapos yung sa damit din at yung sa mukha din, no? Pinapakita niya yung kung saan tumatama yung ilaw. Kompleto tong artwork na to. Galing, tuloy mo. Ayos yan. Alam mo, paggagawa ka ng isang artwork na katulad ng anime, kailangan makapture mo din yung moment, no? Kung paano, ano yung nangyayari dun sa anime na yun. Mahirap gawin yun. Kasi madaling kumopia, pero ipakita dun sa kinopia mo, paano mo gagayahin yung moment. Oh, hindi ganun kadali yun. Kasi kamukha nito, pinakita niya na may mga umaangat na mga bato-bato, no? Sumusunod yung buhok. Hindi yan madali. Naitawid mo yun. Ayos ka, nakalyo. Wait, pahinga muna tayo. Okay, pahinga muna tayo. Dumako muna tayo sa isang area kung saan magtuturo tayo ng mga konting kaalaman lang tungkol sa art. Ito ang area, ito ang section kung saan tatawagin natin itong Kakalyo Word of the Day. Ang Kakalyo Word of the Day natin ay isel. Ano ba ang isel? Ang isel ay isang lalagyan or lalagyan ng painting natin o ng artwork natin. May mga isel na katulad nito. Yan, no? Yan. Lumang isel na to. Yan. Ito, kung makikita ninyo, meron siyang adjustment dito sa gilid. Yan. Tapos, uro mo siya ng ganito. Yan. Pag nausog mo siyang ganyan, lalagay mo dito yung painting mo. Importante siya kasi para hindi kasi lahat ng mga artist isa na gumawa ng nandun sa lapag, no? Nandun sa nasa table, no? Yung iba sanay siya na nakaganyan sa para din sa good posture niyang katawan mo, hindi ka lagi na kayo. Mga easel, depende yan sa ginagamit mo. Minsan depende yan sa space mo. May mga easel na malalaki, no? Nilalagay yung easel na yon sa studio kung saan malalaking painting yung ginagawa mo. Mga easel din na maliliit na kung saan maliliit lang yung space mo, no? So the next time na makakita ka ng gamit katulad nito, alam mo na kung ano yung tawag dyan. Easel. Ang next artwork natin is gawa ni John Ray Posadas. Kung makikita mo dito sa artwork niya, na-achieve niya yung parang nag-glow yung isang drawing, no? Na parang may filter yung tumitingin, yung mata ng tumitingin may filter. Nagiging parang smoky yung gilid or parang blur. Pero maganda yung effect, no? Okay yan. Naitawid mo, no? Sa paggawa ng charcoal. Ayos. Tuloy mo lang. Ang kakaiba sa artwork na gawa ni Yan is yung halos nagpapareho na yung tones nung yung value ng nung tones ng application niya dun sa katawan at dun sa background. Pero alam mo pa rin na may mukha ng tao, mayroong tao. Ang ginawa niyang technique is parang naglagay siya ng ilaw sa likod. Kung makikita niyo dito sa gilid niya, pinapakita dyan na parang merong nagsiseparate dun sa background dun sa tao. Ayos yun. Galing. Ang artwork ng Elisa is sobrang tapang. Tapang ng artist, no? Kasi pinakita niya dito na kahit hindi ako gumamit ng napakadaming highlights o napakadaming dark, ikaya ko pa rin ipakita sa inyo ang expression ng isang portrait na gagawin ko. Diba? Hindi kompleto eh, pero naitawid mo para sa akin, no? Yung emosyon na pinapakita ng babae hindi na drawing. Ayos siya, Nalisa. Tuloy mo yan. Ang artwork na susunod is gawa ni Joanna. Ang cute-cute, oh. Makikita yung anime niya. Ang cute-cute ng drawing niya. So, yung outline to, sobrang strong. Pero, ang cute-cute pa rin ng character. Ganda. Susunod na artwork is gawa ni Jessie, no? Ang pambansang reference, di ba? Galing. Galing. Ganda-ganda ng ngiti, no? So, sa akin, shading niya, maayos, no? Siguro sana mayroon ka pang close-up na kuha para mas ma-appreciate natin yung gawa mo. Ayos. May isa na naman pong alamat ang lumanding sa ating channel at nagpadala ng gawa niya, no? Si Sir Paul Sarmiento. Wala na akong masasabi, napaka-professional ng gawa nito, no? At isa ako sa mga supporter mo, sir. At sana is magkita tayo. At ang galing talaga ng gawa nito. No? Alam mo, ang isang artist, kapag naglagay yan ng kamay doon sa gawa niya, pinapakita niya kung gaano ka-detalya
kadetilyado at kahirap yung ginawa niya. Kasi kung kamukha nito, ipinakita niya dito na ganyan kalaki yung kamay niya doon sa drawing niya. It only shows na napakaliit ng ginawa niyang detalye para doon, pero kaya pa rin yung kamay niya. Parang kami mayroong size reference. Ay, galing. Ang susunod na artwork is gawa ni Stephen Howard Umadak. Wow, parang fast sketch to ah. Ang galing ah. Frontliner, no? Nakaka-excite, oh. Ito ako sa mga frontliners, no? Saludo din ako sa'yo sa pagdodrawing mo nito. Parang yung emotion mo nandun habang dinodrawing mo, so mabilis mo lang siya in-sketch, diba? Galing. Ang susunod na artwork natin is gawa ni John Clark. Galing, ang maayos dito sa artwork na to, yung pagkakagawa niya. Ito yung katulad ng mga artwork na hindi kompleto. Yung mga rules, yung mga dapat ito, kompleto tong kulay mo. Yung sham ba yun? O sampung gradation mula sa puti, papunta sa gray, papunta doon sa itim. Is kailangan i-apply mo sa artwork mo para maging maganda yan. Ito yung isang napakalaking patunay na, na may mga artwork na nag-exist ngayon na hindi mo kailangan gawin yun at kumpletuhin yun para maipakita na maganda yung artwork mo. Katulad nito, ayos. Ang susunod na artwork natin is gawa ni Florence. At dinrawing niya si Anne. Kung alam ko anong material si ginamit niya, tingin ko graphite ito eh. Bakit? Ba't ang gagaling nyo? Kamukha nito, nakatakot yung itsura, di ba? Parang fierce na fierce, pero ay, parating mo yun sa viewers mo. Para sa akin, na yun yung epekto niya, no? Nung dinrawing mo si Anne, ang galing-galing mo. Itong artwork na to, gawa to ni Melvin Ona. Agila. So layo na tingin ng agila. Ang ganda ng composition niya, no? Parang tapos yung background niya, yung mapa ng Pilipinas. Parang makabayan na makabayan talaga. No? Comment mo naman ako kung anong materials yung ginamit ko para dito. Ayos. Ang susunod na artwork natin is gawa ni Ray Orsabia. Si Billie Eilish. Galing, no? Ang nagahalong realistic tapos nagahalo rin na parang anime yung dating niya, yung kulay kasi yung kulay niya napaka-brilliant, humorot. Alam mo, ang tawag dito is monochromatic na mayroong bisitang kulay. Parang ang bisitang kulay mo nga rito is yung skin tone lang. Niwala mo pa rin ako dun sa eksena na yun siguro. Parang ang pinapakita dito sa eksena to is parang disco o parang neon. Ganun. Ayos. Ang bigat sa dibdib ng artwork na to, no? Kasi napanood ko itong pelikula na to eh. Itong artwork na to is gawa ni John Clark. Okay yung pagkaka-execute niya dito kasi ipinakita niya yung parang, alam mo yung mga sa Korean movies na parang yung mga biglang mag-freeze yung screen. Parang ganun yung dating ng artwork niya. Ayos. Ang artwork na ito is gawa ni Ville? Tama ba? Ville, no? Avi ko mabasa. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano i-pronounce eh. Pero ang ganda ng pagkakagawa niya, almost pitch black na. Pero kung makikita mo, pinapakita niya pa rin yung anger ng isang character niya. Ito, na may highlight yung puti, yung mata, yung puti lang na mata. Galing. Ang ganda ng emotion. Ayos. Oo. Galing ito. Ilang taong ka na ba para gawin mo yung ganyan itong character, no? Ilang taong ka na ba para makagawa ka ng ganyan na parang, alam mo yun, hindi kasi kung iba lang gagawa niya yung isang side gagawin niya itim na itim, no? Pero ito hindi mo ginawang itim na itim. Ang ginawa mo is medyo parang nasa mid tone lang ng gray para maipakita mo pa rin yung detalye ng mukha. Galing na. Alam mo eh itong Jason na to, nawiwili na to eh. Ha? Kala mo ba ganun kadali yung ginagawa mo? De, joke lang 'yon. Ang galing. Ang galing niya yung detalye at ang ginamit niya raw dito is ball pen. Ito nakagawa uli ng mga artwork gawa sa ballpen, no? Siguro ng time namin, ang hirap talaga gumawa ng ganyan kasi yung ballpen minsan nagbablock yan. Minsan may mga naiiwan siya na hindi even yung tinta na nailalabas. At para makagawa ka ng smooth na katulad nito, kakaiba ang iyong talento at tiyaga at pag-aaral para magawa mo yung isang artwork katulad nito. Ayos yan, Jason. Ulitin mo pa yan, ha? Ulitin mo pa. Ha? Ang artwork nito ay gawa ni Ian Desus. Ang gawa ni Sir Ian is para siyang a composition ng butterfly ng mukha ng tao tapos pattern. Nakita ko na tong pattern na to pero
Pinapakita lang dito yung Japanese tradition siguro, no? Kasi yung mga pattern na yan, may mga history yan. Tapos nabalanse pa yon ng mga pattern uli sa mga bagay na buhay, katulad ng butterfly. Tapos pinapakita rin dito na yung tao is natatabunan nun, no? Parang sumisilip lang. Ang lakas ng drama, ang lakas ng dating. At yung composition para makaisip ka ng gawang ganyan is hindi mo lang yan, para sa akin, hindi mo siya maiisip ng biglaan lang. So, matagal mo siyang pinag-iisipan kung saan mo ipoposisyon yung butterfly. So, kasi sir, yan sa tingin ko, pag gumagawa ito, wala talaga itong reference. Sariling composition niya. Ayos. Maraming salamat sa mga nag-send ng mga artworks ninyo. Yahoo! Kung hindi kayo nasama sa mga review na natin ngayon, huwag kayong mag-alala. Isasama ko yan at sa mga future nating review. At huwag kayong magtatampo kasi excited akong sabihin lahat yan at i-feature dito sa video na to. Kaso, hindi ko talaga siya makukompress lahat, no? Ang dami ko kasing gusto sabihin sa mga artwork na yan. At hindi yan makagawa sa isang video lang. Ganun kaganda ang mga gawa nyo. Bago natin tapusin itong video na to, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Antonio. Panis. Shoutout kay Ken Initan. Panis. Shoutout kay Johnny Sigobia. Panis. Shoutout din kay Racnel Batronel. Panis. Then kay Jewel Cyril Galagate. Panis. So siguro hanggang dito na lang natin tatapusin tong video na to, no? At siguro gusto ko lang sabihin muna sa inyo bago tayo magtapos na may mga nakakagusto na mga gawa natin, meron ding hindi. So wala rin tayong magagawa doon, no? Ang importante, gumagawa tayo para sa ikasasaya ng ating sarili at kaunlad ng ating talento. Yan ang tunay na kakayo. Paano? Alam na. Bye-bye! Bye-bye! Okay.